Ayan guys, nandito na naman tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng abalon. Ayan, meron po akong toothbrush na ginagamit para linisan po ang abalon. Ganyan po. Ayan, kung natry nyo na po maglinis ng abalon, ay talagang maitim nga naman yung, ano, yung balat ng abalon. Kaya dapat po ay pinabrush natin maigi hanggang sa ito ay medyo pumuti-puti ng konti. Ayan, pati yung shell niya kailangan natin brushin, lalo na kung isasama natin sa pagluluto. Sa mga hindi po nakakaalam, ang abalon po ay napakasagrado rin po sa larangan ng mga Chinese. Kung natatandaan nyo, ang abalon po ay mayroon itong parang gold na tinatawag sa kanila. Ayan po, ang gold abalon na tinatawag sa kanila. Yan po ay napakasagrado. Kahit saan po kayo pumunta na shop na may mga gold, mayroon pong ganyan. Yan po ay pangpaswerte ata, hindi natin alam. Ayan po, ang shape niya ay abalon. Yung gold na abalon po ay lumalabas po yan tuwing Chinese New Year. So, lagi pong dinidisplay po yan sa lahat ng altar or kahit saan man na pwedeng makita ng tao. Ayan, patuloy tayo sa paglilinis ng abalon. Ito po ay pang shabu-shabu namin. Bago nga po pala matatapos ang ating video, huwag niyo pong kalilimutan i-thumbs up ang aking video at mag-subscribe na rin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, i-follow na rin po ang aking page. Maraming salamat. Ayan, sa wakas natapos na rin ang paglilinis natin sa abalon. Ayan po lahat ng aking nilinis. Yung abalon. Ayan. Ayan, meron tayong yung tinatawag na alupihang dagat. Ayan po yan. Malasa po yung ano na yan, alupihang dagat. At meron din tayong hipon. Ayan, nalinis ko na po sila lahat. At yan ang abalon. O, kung nakikita nyo, ayan, ang puti-puti na. Kumpara nung unang, nililinisan talang natin. Sobrang itim. Ayan, nalinisan po natin yan lahat. Meron din tayong clam. Ayan, kakaiba ang kanilang clam. Ayan. Ilinisan ko na rin po yan. Nababad po yan sa asin bago lutuin. Ayan. Kaya konting hugas na lang. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood.